Hi guys! Ngayong araw ay gagawa naman po tayo ng crinkles na luto sa kawali. Yes po, yun po ay hindi natin kakailanganin ng oven pero kayang-kaya natin makagawa ng crinkles with less ingredients. So tara, samahan mo na po akong gumawa ng crinkles na luto sa kawali. So ngayong araw po ay gagamit po tayo ng 1 1/4 cup ng sweetened cocoa ng Family's Choice. Naglagay rin po ako dyan ng 1 1/4 cup na oil at 1 teaspoon ng vanilla extract. So ito po ay atin lamang hahaluin mabuti. Alam nyo ba ang ating crinkles ngayong araw ay less ingredients? Dahil yung dati kong recipe nitong crinkles, gumamit ako ng 1/2 cup na pure cocoa, 3/4 cup sugar at 1/4 teaspoon na salt. Ngayon, using Family's Choice Cocoa, isubstitute lang natin ang ating measurement na yon to 1 1/4 cup na sweetened cocoa. And after nating mahalo, ay maglalagay po tayo dyan ng egg at haluin po nating mabuti. So, bali 1 at a time lang po ang inilagay kong egg, pero yung ating pong inilagay ditong itlog ay bali 2 pong piraso. Alam nyo ba kaya less ingredients ang ating crinkles ngayon dahil yung ating sweetened cocoa ay complete ingredients na siya. Kumbaga, 3-in-1 na siya dahil dun sa ating sweetened cocoa, meron na siyang sugar, salt, and yung ating cocoa. So, ayan, haluin lamang natin mabuti hanggang sa maging smooth itong ating pinakambutter na gagawing crinkles. So, ayan, kapag ganito na ang itsura, yung nakikita nyo na wala nang namumuong cocoa ay dito naman po tayo maglalagay ng 1 1/4 cup na all-purpose flour. So, ayan. Pwede rin naman po yung ordinaryong flour ang inyong gamitin sa paggawa ng crinkles. Kung ano pong available sa inyong kusina. So, ayan. Naglagay rin po ako dito ng 1/2 teaspoon na coffee powder at 1 teaspoon na baking powder. So, ayan. Ito po yung atin lang sasalain para sure na walang namumuong harina at mas madali po nating mahahalo yung pinakambutter ng ating crinkles. So, ayan, haluin lamang mabuti hanggang sa mag-combine ng maayos yung ating mga sangkap na inilagay dito. So, ayan, halo lamang po ng halo at mamaya po yan ay hanggang sa wala na kayo makitang harina. So, ayan. So, after nating mahalong mabuti yung ating mga sangkap, ito po ay ilalagay or babalutin ko ng plastic yung pinaglagyan ng ating crinkles butter. At ito po ay ating palalamigin sa refrigerator ng at least 3 hours or overnight kung hindi naman po kayo nagmamadaling lutuin yung inyong crinkles. So, ngayong araw ay hahayaan ko ito ng 3 oras sa ref. So, ayan, after 3 hours, ay ayan, sisimulan na po natin ang pagluluto ng ating less ingredients na crinkles. At sa paggawa po ng crinkles, hindi po mawawala yung ating powdered sugar or yung icing sugar. At alam nyo ba, available rin po ito sa ating Family's Choice, ang powdered sugar or confectionery sugar. Alam nyo ba, ang Family's Choice ay meron ding iba't ibang products gaya ng pure cocoa, powdered sugar, baking soda, tableo coins, at mga sachet drinks. Mabibili sa mga leading supermarkets sa Visayas at Mindanao, gaya ng Gaisano Malls, Gaisano Grand, Metro Gaisano, Prince Warehouse, at mga leading specialty store. Sa Cebu, gaya ng Onkin King at Caro and Marie. And syempre, available din sila sa Lazada and Shopee. At makikita nyo po yung ating link sa ating comment section. So, ayan, bibilugin lang po natin ito. Depende na po sa inyo kung gaano kalaking crinkles ang inyong gagawin. Then, after natin po mabilog, ay syempre, pagugulungin po natin ito sa ating icing sugar. So, ayan. So, ito po yung aking first batch na nagawa. So, bali, ito'y ating pagugulungin dito sa ating icing sugar. Then, ngayong araw nga, dahil nga no-bake, syempre, hindi po tayo gagamit ng oven. So, inilagay ko po siya sa isang lalagyan na kasya lamang po sa kawali. Depende na po sa inyo kung gaano kalalaking crinkles ang inyong gagawin. So, ayan, para po sa pagluluto ng crinkles sa kawali, ay ganito lamang po ang ating kinakailangan. Kailangan po ay
Meron po kayong maayos na kawali at siguradong meron pong takip na hindi sumisingaw yung init. So, ayan, kagaya po nito, ito po ay pinainit ko na sa loob ng 5 minuto. At naglagay po ako ng ganito, kung meron po kayo niyan, or kung ano pwedeng pagpatungan ng ating crinkles para maiwasan yung pagkakasunog ng ilalim ng ating crinkles. So, ang lakas ng apoy po nito ay ganito lamang po kalakas. Parang nagpapainin po kayo ng kanin. At yan po ay ating hahayaan sa loob ng 15 minutes. So, ayan, nakikita nyo po, nagkakrack na yung ating crinkles. So, ito po ay nasa 10 minutes na at kailangan po natin itong lutuin sa loob pa ng 5 minuto sa ganyang kalakas ng apoy. So, ayan, medyo nagsiksika na sila kasi napalaki ata yung aking crinkles dahil nga walang masyadong space dito sa ating kawali. Kaya, ayan, masyado na silang naging close. So, okay lang yan. Nakita nyo naman na achieve na achieve pala ang crinkles kahit wala kayong oven. O, diba? So, kung gusto nyo ng crinkles, ay naku, gumawa na rin kayo nito gamit ang Sweet and Cocoa ng Fabulous Choice. Kahit walang oven, ay no problem. Dahil kayang-kaya po yan ang inyong mahiwagang kawali sa inyong kusina. So, tara atin ng tikman itong ating crinkles na luto sa kawali. O, kita nyo naman na kagayang-kagaya pa rin ng crinkles na luto sa oven. So, kung gusto nyo kumain ng crinkles at wala kayong oven, ako, okay lang yan. Basta meron kayong kawali ay achieve nyo na ang super chocolatey na crinkles. Lalo na kung gagamit kayo nitong Family's Choice Sweet and Cocoa. And i-like nyo na rin po ang kanilang Facebook page, Family's Choice Cocoa, para ma-update kayo sa kanilang mga activities. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe ngayong araw na crinkles na luto sa kawali. Thank you for watching!